Hello po sa lahat. Ngayon po, hindi muna ako gagawa ng basket. Pakikita ko lang yung mga basket na ginawa ko at kung saan ko sila ginamit. Ngayon, didiligan ko yung mga halaman na nasa basket. Alam nyo, ito jade plant. Nasa loob lang ng bahay ito lahat. Mga halaman kasi, di ba nag-winter, hindi pwedeng ilabas dahil mamamatay sila. Tapos ngayon, spring na pero napakalamig pa rin. Minsan pa nga nag-i-snow, nag-hail. Nag-hail daw kanina. Kaya nandito lang muna siya sa loob ng bahay. Itong mga ito, andito to sa kwarto ko. Yung iba nasa salas, puro basket din nandoon. Ngayon, pakikita ko lang kayo sa inyo kung paano alagaan yung halaman ko dito. Alam nyo, hindi pa ako nagpe-fertilize mula pa nung binili ko ang mga ito. Yung iba, karamihan dito, bigay lang. Yung mga binili ko last September. Ang ginagawa lang namin, yung tubig galing sa aquarium. Diba, fertilizer yung poop ng isda. Kaya, ang tataba nila. Ganyan lang ginagawa ko. Didiligan ko galing sa aquarium. Tapos isasahod ko sa planggana para yung tubig hindi masayang at saka hindi tutulo dun sa basket. Yan. Kaya ang jade pala nabubuhay din sa loob ng bahay na hindi nakakakuha ng pulsan. Pero ito, naaarawan to dahil tabi siya ng bintana. Baga, filtered yung kanyang nakukuhang sunshine. Sa morning sun. Ganun lang ginagawa. Yan, pag nakatulo na, binabalik ko na sa basket niya. Tignan nyo, ang taba nung jade. Tapos ito naman, photos. Binigay sa akin ng kaibigan ko to, ang liit-liit lang. Ngayon, ang laguna. Ganon din ang ginagawa ko. Bagay itong iba, nilalagyan ko ng grow light sa gabi, inaano ko. Grow light ang binibigay ko dun sa hindi naaarawan. Yung malayo sa bintana, grow light ang inaano ko. Binibigay ko. Kaya iyon. Kahit marami na ako nagagawang basket, marami din akong halaman na pinaglalagyan sa kanila. Ito naman, birkin. Philodendron yata ito itawag dito. Ano klase ng philodendron? Ito, hindi naarawan to dahil nasa ilalim. Grow light ang kanyang Pero tingnan nyo, ganda pa rin, kita pa rin yung guhit niya. Ito naman, annual plant ito. Parang hindi ko sigurado kung petunia ba to. Basta yung annual na namumulaklak. Hindi ko sigurado dahil binigay lang sa akin ng kaibigan ko to. Yung kaibigan ko pala bigayan ng halaman. Ako lang ang tumatanggi kasi wala na akong paglagyan sa bahay. Hindi mo naman pwedeng ilabas. Mamamatay naman sila. Kaya lahat ng kwarto dito, puno ng halaman at saka salas. Yan, pagkagaling sa aquarium, inubuhos ko lang dito. Kaya ang tataba ng halaman, gusto nila. Pati yung mga succulents, gusto rin nila. Ito naman,
anong tawag dito, yung mga succulents. Binili ko to, ganito na eh. Ayan o. Naka-arrange na yung mga ano. Meron siyang blackjack. Ito o. Dati red ang kulay niyan. Palibasa, konting araw lang nakukuha niya. Nagiging green na. Tapos ito o, si Adolphe. Tapos ito si Jadelet. Ito parang si ano to eh, si Cat's Claw. Ito oh. Nauna namin binili to. Red yung ano niya eh, yung dulo. Ngayon hindi na red, puro green na. Tapos ito naman si Shrek Ears. Ayan. Ang gaganda rin naman nila oh, kahit nasa loob lang ng bahay. Ito naman, afternoon ano naman, sunset naman ang nakukuha niya. Na araw. Kasi nasa salas ito. Nasa center table. Kaya ganun. Pero, kung iisipin mo, ang succulents magbubuhay din pala sa loob. At maganda rin. Para din namang aarawan ng ano. Hindi direct sunlight ang nakukuha nito. Filtered. Marami na ako nagagawang basket. Ito is skirt ang ginawa ko dito eh, dahil ang loob nito basket talaga. Rattan. Rattan talaga. Doon lang siya tinanim. Sa rattan. Kaya ginawan ko na lang ng skirt. Oh. Nakapalda. Yan. Kasi may nagtatanong, ang dami-dami ko na raw ginagawa eh. Eh, ano bang saan ko ginagamit? Sa pagkayong uminit na, sasabit ko na yung mga ginawa kong mga planters. Plant hangers pala. Maraming plant hangers dito eh. Na nagawa ko na. Kaya lang, hindi pa magamit sa labas dahil nga napakalamig pa. Masasayang lang ang halaman. Ayan. Ngayon, nakita niyo na kung saan ko ginagamit yung mga ginagawa kong basket. Ito naman, yung hanging ko, nasa bintana ito eh, sa salas. Ang laman naman nito, ano, succulents, Haworthia. Ayan o. Ito, naarawan din to sa hapon. May anak na nga oh, dalawa na yung anak niya. Nung biling ko yan, napaka-baby pa niya. Pero ngayon oh, tingnan mo, may anak na dalawa. Kasi nga, gusto nila hiyang sila dun sa ano, tubig ng aquarium. Ang ganda pala yan, hindi mo na kailangan ng fertilizer. Ito pa isa. Mga binibili ko lang dito na ano, succulents yung mga Haworthia. O kaya snake plant. Sa susunod, pakikita ko yun. Snake plant. Ah, yung nasa salas pala. Pakikita ko sa inyo. Ano? Nung bago kami nagbakasyon sa Pilipinas, ang liliit pa, no? Ganito pa lang halos kalaki. Oh. O mas malaki dito. Mga 3 years ago yun. Ang nag-alaga nun yung anak ko. Ang lalaki na ngayon. Snake plant na moonshine. Nakakatuwa pala yun. Ang bilis lumago. Tsaka ang laki. Dahil na rin siguro dyan sa ano,
sa tubig aquarium. O sige, pakikita ko pa yung ibang halaman. Yung nasa salas. See you later. Ito, yung mga halaman sa salas. Ayan, bromeliad. Ito, Christmas cactus. Ito yung sampagita, oh. Tapos, iyan lemon yan, eh. Lemon siya. Ayan na, oh. Snake plant na ano, moonshine. Oh, ang lalaki na nila, baby pa dati yan. Nahiyang sa ano. Ito, nakalimutan ko pangalan eh. Meron na ako niyan sa Pilipinas, nakalimutan ko. Ito yung moonshine din. Maganda raw sa loob ng bahay yan, snake plant eh. Kasi nga malakas magbigay ng oxygen. Yan, moonshine pa rin pero iba siya. Ito si Monstera. Regalo lang sa akin yan nung Pasko. Pero, yun din ang dinidilig ko. O yan, o. Yung galing sa aquarium na yan. Bumabawas lang yung anak ko ng tubig dyan. Tapos, dinadagdagan niya. Ganun lang ginagawa. Kaya, every week, kumukuha siya ng tubig dyan. Tapos, sa kanya papalitan. Madumi na nga eh, oh, pero hiyang yung mga isda dyan. Makakataba sa isda yan. I mean, sa ano, sa halaman. Yan yung mga isda, oh. Meron pa nga ang aquarium sa baba eh, sa basement. Arowana. Hello, I'm back. Binidyohan ko yung ano, yung mga basket na may halaman sa salas. Yung halaman sa salas, ano, karamihan doon, snake na moonshine. Pero meron ding, ano, sampagita, Christmas cactus, meron ding, anong tawag doon sa ano, nakalimutan ko yung mahabang dahon, kung anong pangalan nun. Tapos meron ding monstera. Pakikita ko na lang yung binidyo ko. Kasi kung didiligan ko pa yung isa-isa, tsaka didilig lang ng anak ko eh. Pwedeng siguro bukas pa ang ano nun, pwede pa bukas. Pero pakikita ko na rin. Tsaka makikita nyo yung mga basket. Ayan yung ano. Sa susunod naman na pakikita ko yung mga ano ko, mga bases na for water propagation. Eh, kung nagustuhan nyo po ang mga iba-ibang klaseng basket na ito, please like and subscribe po sa aking channel. At pakihit nyo na rin ang notification bell para kung meron akong bagong video, manonotify kayo. Maraming salamat!